Ang ordinaryong pagsakay sa UV Express ng ilan nating kababayan kung minsa'y nauuwi sa kapahamakan. Gaya ng nasa pool sa dashcam ng isang van nitong Enero, ang mga suspect magkakahiwalay na pumwesto at nang makatiempo. Bago tangayin ang anim na cellphone. Ang ganyang estilo ng mga kawatan, kahalintulad ng ginawa ng apat na lalaki sa UV Express na sinakyan ng kolehiyalang si Amber nitong Huwebes. Kami na yung cellphone nyo, tapos wag na kayong lumaban kasi sabi nila pag lumaban kami, tapos nahuli sila ng polis, papatayin din daw po sila ng polis. So kung ganun, kami na lang po yung papatayin nila. Sa magkakahiwalay daw na lugar sa area ng Puresa sa Maynila, sumakay ang mga salaring pumwesto sa likuran at sa gitnang upuan. Pagdating sa Bacood, nagdeklara na ng hold up ang grupo. Nang makuha ng cellphone ng mga pasahero, hindi pa raw bumaba ang mga salarin dahil pinapapalitan po nila ng password isa-isa bago po nila parang tuluyan na ilagay sa bag nila. Pagtapos po, verify po ng mga kasama ko, tapos hindi na po talaga nila ma-locate yung phone nila agad. Hindi na po nakaregister. Nasa 200,000 pisong halaga ng mga gadget ang natangay ng mga salaring tumakas sakay na dalawang motorsiklong na hulikam na nakabuntot sa hinoldap na UV Express. May persons of interest na raw ang Manila Police sa kaso at hinihintay na lang ang pagdating ng mga complainant para sila'y kilalanin. Para sa pulisya, magsilbi raw sanang aral ito sa publiko lalo't magpapasko. Huwag natin silang bigyan ng oportunidad na maka-take advantage sa pagkakataong ito.